Ito yung kinita ko sa araw na to, nasa 2,160 pesos sa paglalaro lang. At ang maganda dito ay direct na rin sa GCash yung ating mga payout dito. So guys, kung gusto nyo itry itong Playtor na pag-uusapan natin ngayon, ilalagay ko yung link dyan sa ating description below. Ito pala guys, si Legend of Constellation. Siyempre guys, pag-click nyo po yung link na nilagay ko dyan, ay siyempre madadirect kayo dito sa sign up page. Madali lang naman dito guys, gumawa ng account nyo. Dito maglalagay lang kayo ng country. Siyempre, hanapin nyo lang dito yung Philippines. Okay, then ilalagay nyo dito yung mobile number nyo. Ang paglalagay dito guys ay huwag nyo nalalagyan ng 0 kasi nga meron na po siyang naka-indicate dito na +63. Okay, meaning yan guys, nare-recognize niya na taga-Pilipinas tayo. Okay, and lastly guys, syempre password. Okay, so nasa 8 to 32 characters po yung kailangan nyo ilagay dito or kailangan i-create na password. Then after nun, click nyo lang itong confirm or ulitin nyo lang yung password na ginawa nyo. After nun, click enter game. Now guys, after nyo mag-create ng account ay may lalabas na ganito, download APK. Ngayon guys, hindi pa po siya available sa Play Store kasi nga beta pa lang po tong Play Store na to. Okay, medyo mataas yung kanyang ratings guys, 1.8 million views, 570,000 yung played or yung mga naglalaro. And ito nga, ito yung, siguro ito yung kanyang downloads dito. Okay, ngayon guys, nandito din yung mga proof of payment na mga gumamit na sa application na to. And as you can see guys, GCash din yung kanilang withdrawal dito. Okay, take note guys na GCash po yung ating withdrawal dito sa game na to. Okay, isa po siyang play to earn guys. Okay, click nyo lang tong download APK guys, then hintayin nyo lang siya ma-download. After nun, punta kayo dito sa 3 lines nyo, then hanapin nyo po yung downloads at saka install nyo po yung application. Okay. Okay, after nun guys, syempre mapupunta kayo dito sa application. Basically, ito po yung kanyang dashboard dito. Okay, ito po yung kanyang dashboard guys. Ngayon, kasi hindi ko na sa inyo mapapakita yung kanyang tutorial kasi nga tinapos ko na yung kanyang tutorial dito. Pero madali lang yung tutorial guys, no? Basta sundan nyo lang yung pinapagawa niya. Kailangan nyo yun guys kung para malaman nyo kung paano dito kumita sa application na to. Pero dahil pinapanood nyo po itong video na to, no? Tuturuan ko kayo dito kung paano kumita sa Play Store na to. Ayan, so ito yung kanyang dashboard guys, no? Okay, dito guys, meron kayong makikitang iba't ibang icon like community, announcement, email, invitation. Sa baba naman, nandito yung city, guild, campaign, hero, at saka fruit. Okay, ngayon ga-explain ko sa inyo dito kung paano tayo kikita. Okay, pero bago yan, syempre, dito sa taas meron kayong makikita ang USDT. Ayan, then itong kanilang token dito. Okay, ito yung pwede natin ipalit guys into real GCash money. Ayan guys, pwede nyo po siyang i-max or pwede nyo po siyang iswap into USDT. Okay, ito yung kanyang conversion ngayon guys, no? 1LOCC. Okay, so yan yung pangalan ng token nila dito ay 0.33 USDT. Okay, so sa 1 USDT naman guys, ang halaga niya ay nasa 2.99 LOCC token. So meaning kailangan nyo mag-ipon dito ng almost 3 LOCC token para makapag-convert ng 1 US dollar. Okay, importante guys dito ay itong LOCC na to. Now guys, sa game na to, actually meron silang binibigay na free hero. Kasi guys, ang importante dito ay itong hero kasi nga ito yung nagbibigay sa atin ng LOCC token. Ito yung kanilang binigay dito guys, no? Hindi ko to binili, si Cassiopeia. So ito yung kanyang pwedeng ibigay sa atin guys. Pero hindi to magtatagal kasi nga free lang po siya. Nandito yung kanyang output per hour, 0.09 LOCC. And yung kanyang 24 output guys ay 2.16 LOCC. Estimated guys na pwede yung kitain sa binigay nilang free hero ay nasa 2.16 LOCC lang. Magkano ba yun? Sabi na natin guys na wala pang $1 yun kasi kailangan nyo dito ng 3 LOCC para makapag-create or makapag-convert ng $1. So wala pang $1 yun guys, no? Okay, actually meron na kasi yung estimated guys or yung total ay 4.32. So nasa 1 USDT or plus din yun, no? Sabi na natin 1.50 USDT. So yan, ngayon guys, syempre kailangan nyo dito bumili ng USDT via GCash kasi syempre para malaki yung kikita nyo per day. Okay, punta lang kayo dito sa wallet. Ayan, sa wallet guys. Mali, punta tayo dito sa wallet. Ito siya guys, sa gilid, makikita nyo yan. Ayan, wallet. Okay, dito guys sa wallet, punta kayo dito sa recharge syempre. Okay, dito ang minimum pala guys ay 11 USDT or 660 pesos. Meaning guys, kailangan nyo dito magmuhunan ng 660 pesos. Okay, maximum naman guys na pwede nyo ilagay dito ay 1,600 USDT or nasa 96,000 pesos.
Okay, ngayon guys, turan ko kayo kung paano dito mag-recharge. Syempre, balik kayo dun guys sa ano, dito sa wallet, then click nyo lang tong recharge. Okay. Syempre, pili kayo dito ng amount, kunwari 11 USDT, click nyo lang 'yan. Okay, dito guys, dalawa yung pwedeng pagpilian. Meron ditong TRC20, pero syempre, alam ko naman sa inyo wala kayong mga wallets, no? Kaya dito tayo guys sa C2C. Ayan, C2C, click nyo lang 'yan. Okay, dito meron kayong dalawang pagpipiliin ulit, which is GCash at saka sa InstaPay. Ito yung kailangan nyong bayaran guys, no? Take note, nasa 660 pesos yung kailangan nyong bayaran dito. Click nyo lang tong GCash, syempre, GCash tayo. Ayan, so, hintayin nyo lang to, pwede nyo po itong basahin. Kanilang important notice dito, we will provide you with a recipient GCash account. Please click pay and submit the proof of payment after the transfer is successful. Ang maganda dito guys sa platform na to, no, hindi nyo na kailangan i-log in yung mga GCash nyo. Kasi kayo na yung magsisend mismo dun sa number. Okay, ito yung number guys, si ano, ito yung pangalan niya. Ito yung kanyang GCash. Yung kailangan nyo gawin, ikakopy nyo lang yan. So, once na nakopy nyo lang, syempre, open nyo po yung GCash nyo. Siguro, alam nyo na gawin yung guys, no? Yung mga susunod na step dito. Hindi ko lang sa inyo may de-demo kasi medyo bawal ata yun sa YouTube, no? Ayan, so, copy nyo itong number, then, i-paste nyo po dun sa GCash. Then, mag-send nga kayo ng 60 or 660 USDT. So, ito guys, no? Bigyan ko kayo ng example kung paano dito mag-deposit or mag-recharge ng, sa GCash, no? So, ikakapin nyo po itong kanilang number dito, then check nyo lang yung pangalan. So, example lang to guys, no? Hindi po ako magsisend ng pera dito sa mismong pangalan na to. So, example lang to, okay? So, madali lang naman to kasi sa GCash lang, no? Kailangan nyo gawin doon. So, ito yung pinaka-importante. Once na nag-send kayo doon ng pera, guys, ay kailangan nyo i-save yung transaction. Parang screenshot lang, no? I-save nyo lang yung inyo transaction details or yung mga screenshot, okay? So, i-save nyo yung guys after nyo ma-save. Okay, then punta kayo dito sa platform na to. Click nyo lang tong iPaid and then isasubmit nyo dito yung screenshot, okay? Then, syempre, hihintay nyo guys tumating yung USDT once na na-confirm nila na talagang nag-send kayo doon sa account na to. Okay, take note guys na nagbabago po yung GCash number nyo dito once na-clinic nyo po yung recharge. Okay, ganun lang guys, kadali syempre. Okay, so kung sa ano naman guys, TRC20, kung gusto nyo maglagay sa TRC20, okay, so click nyo lang yan guys, copy nyo lang yan. Then dito, meron din ditong address, no? Punta kayo dun sa mga Binance nyo, okay, Binance account, ganyan. So, ito yung address dito guys, take note guys na yung network dito ay TRC20. Okay, copy nyo lang tong address guys, yan, copy nyo lang. So, ngayon, papakita ko na lang sa inyo para meron kayong idea, no? So, itong USDT kasi guys, marami itong network, no? May tinatawag silang itong network. So, yung nakalagay doon ay TRC20. So, ito siya guys. Click natin yan. And, sa Trust Wallet to, no? Trust Wallet to guys. Kung gusto nyo mag-send doon sa Binance, pwede naman. Kunwari, Binance to, click nyo lang itong send. I-paste nyo po yung address nila doon. Then, syempre, maglagay kayo dito ng amount. Pero, kailangan yung sobran guys, no? Kung sinabi nila doon na 11 USDT, ilagay nyo na lang ay 12. Okay? Pero I think sa GCash na lang kayo mag-deposit dun guys, no, para walang problema. So ngayon guys, syempre after nyo mag-deposit, no, mapupunta na po yung deposit nyo dito sa ayan, USDT. Meron ako dito guys, 50. Ngayon, kailangan nyo gawin guys ay bibili kayo dito ng Hero. Okay, so punta kayo guys dito sa purchase. Okay, syempre kailangan nyo dito bumili ng Heroes para mag-earn kayo dito everyday. Ayan, so meron ditong kasi Paya, meron ditong si Pius at saka si Ponix. Siyempre guys, ang i-recommend ko sa inyo dito ay si Kasopia. Ayan, dito guys, meron ditong 4.8 LOCC. So, pwede nyo po siya bilhin ng $10 or siguro 11 yan, no? So, meron din ditong star guys, no? Kumbaga, merong kapalit yan na star. Kunwari itong isa, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star lang sa 5 star. Pero siyempre guys, palaki ng palaki yung value ng mga yan. Kung meron kayong ano dito, 5 star na Kasopia, medyo malakas po yan, no? And maganda yung return niya sa inyo, malaki yung pwede nyong kitain, pero mahal din siya, no? Okay, ito yung pwede nyong kitain guys sa dito sa 5 star, ayan, nasa 6,452 USDT, so nasa 387,000 po yan. Pero syempre, dahil dito lang muna tayo sa ano, sa ito, ayan, click natin to. So click natin tong purchase, okay, so purchase natin. So ayan guys, nabili na po siya natin, ayan, so okay na yan, no? So, nabili na natin siya guys. Punta tayo dito sa Heroes natin. Ayan. So, dalawa na yung ating Kasopia dito. Ngayon guys, next step natin kasi para mag-earn po yung mga characters natin dito na mga legendary. So, tinatawag nila yun guys na legendary.
Okay. So itong dalawang to. Punta kayo dito sa city. Okay, then fields. Okay. Then click niyo lang itong mine, guys, no. Ayan. So ulitin ko, guys, no. Punta kayo dito sa city, then sa guilds or fields pala, fields. Ayan. Then sa mine. Okay. Then dito, guys, kailangan yung i-dispatch yung binili niyong legendary characters. So mag-atay dito. Syempre pili natin to, guys, si Kasopeya. Kasi yan, guys, legendary yan. Itong iba dito, pwede nyo din silang dispatch. Kaso nga lang, hindi kayo dyan makaka-earn ng LOCC tokens. So pinituin natin yan, guys, then dispatch. Okay. Ngayon, ang kailangan nyo gawin, guys, maghihintay lang kayo dito. Yes, guys, maghihintay lang kayo dito, then mamimigay po yan ng LOCC token. So saan nyo ba makiklaim yung LOCC token na yan? Balik kayo dun, guys, sa dashboard. Then punta kayo dito sa Froppit. Okay, dito, guys, sa Froppit na to, syempre, i-claim ko na yung aking kinita dito. So ito siya, guys, no, claim natin yan. So as you can see, please wait patiently for the next reward. Okay, meaning hindi ko pa siya makiklaim kasi nakalagay dito, guys, na meron siyang time. Okay, so siguro nasa 24 hours to kasi yung binili natin, guys, or dinispatch natin doon ay nasa 23, okay, or 24 hours pala. Ayan, so hintay natin, guys, and pwede tayo dyan makakuha ng 4.32 LOC. Okay, so take note, guys, yung binigay nila dito na ano, free, ay meron siyang duration na nasa 2 days lang. Okay, meaning meron lang kayo dyan kitain na 4.32 LOCC. Dito naman, guys, sa binili ko na $10 or 11 ata. Okay, meron kayo dyan makukuha ng 43.2 LOCC. So medyo malaki, guys, no. Duration niya naman nasa 10 days. Okay, so basically ganyan po yung kitaan sa application to or sa pay to earn na to. Yan. So dito naman, guys, sa LOCC, kung gusto niyo mag-swap, kunwari maglagay kayo dito ng 4. So pwede kayong kumita doon, guys, sa binigay nilang free na ilan ba 'yon? So 1.36, no, nasa din 'yan, guys, almost 100 pesos. Pero pagka bumili kayo ng guys, ito si Kasopeya. So pwede kayong kumita ng 43.2. Try natin i-convert. Okay, convert natin, guys, para maganda. 42.3. Okay, nasa $14 yan, guys, no. All nasa, sabihin na nating 750 pesos po 'yon. Ngayon, magla-live withdrawal tayo din sa application, no. Yan, try natin mag-live withdrawal dito. Syempre, meron tayo ditong $40. Okay, wallet tayo, guys, then withdraw. Sa GCash to, guys, no, magla-live withdrawal tayo sa GCash. Lagay natin dito, guys, ay 40. Okay, so yan, guys, pwede tayong kumita dito ng 2,160 pesos. So, continue lang natin. Pero, guys, bago kayo makapag-withdraw dito, kailangan nyo muna i-bind yung inyong GCash account dito. Okay. So, para mabind yun, guys, punta kayo dito sa wallet. Then, dito, i-click nyo lang itong security. Dito, guys, pwede kayo mag-bind ng payment method. Punta kayo dito sa payment method. Then, dito, guys, tatlo po yung pwede yung pagpilian, which is USDT ERC20. Hindi ko yan may sasuggest sa inyo kasi mahal yung fee. Okay, meron din dito yung GCash at USDT ERC20. Sa GCash, guys, yan, i-bound nyo lang siya. Go lang natin. So, maglalagay kayo dito ng asset password. Okay, ilagay nyo po yung asset password nyo dito. Then after nun, click nyo lang itong send. So magsisend po sila ng authentication code. Kaso nga lang, must be 8 to 12 characters. So medyo lakihan nyo, guys, yung asset password nyo dito. Okay, so na, guys, no, bali nagsend na ako dito ng OTP para mabind na natin yung ating GCash dito or yung ating asset password. Okay, so hintay natin siya, guys, tumating doon sa ating number. Okay. Okay, so yun na, guys. Ayan na, guys, no, i-save na natin yan. Tapos na natin, guys, i-save. Punta tayo dito sa GCash. Then lalagay natin dito yung ating name. Okay. Then yung ating GCash number. Lagay nyo, guys, full name, no, para maganda. Full name. And then GCash number, guys. Ayan. 3842772. Then yung, syempre yung asset password, guys, no, kailangan yan. Okay, so yun na, guys, no, nakapag-bow na ako dito ng GCash account ko. Meaning pwede na akong mag-withdraw dito anytime. Kaso nga lang, guys, ang problema ay hindi pa ngayon pwede mag-withdraw. Okay? Kasi once na nag-withdraw kayo dito, guys, click natin yan. Sabi na dito, ang withdrawal ay nasa every Monday and Thursday. Okay? Ngayon, wala po silang withdrawal. Monday to Thursday. So, dalawang araw yung kanilang withdrawal dito. Meaning,
meron pa kayo ditong time para makapag-ipon ng LOCC token. Okay, basically guys, ganun lang naman yung kailangan nyo malaman dito sa panibagong Patreon na to. Pero kung gusto nyo mag-invite, meron sila ditong invitation. Okay, meron kayo ditong link at saka referral code. So ito yung pwedeng makuha guys, no? Merong character dito, itong card, tsaka itong 100 LOCC tokens. Meron silang rules dito guys, kailangan nyo lang basahin, no? Ayan, so meron sila ditong level. Okay, level 1, level 2, hanggang sa level 3. Okay, basahin nyo lang yan guys kung gusto nyo mag-invite dito sa application na to. Pero optional lang yan kasi kahit wala kayong invite dito guys, pwedeng nga kayo dito kumita. Basta bumili lang kayo ng legendary character sa si Kasopia. Okay, punta kayo dito sa 4th case, then bilhin nyo tong character na to. Ayan, so minimum yan guys ay 660 pesos. And siya nga pala guys, pwede kayong sumali dito sa kailang Telegram group. Okay, basically Tagalog po yung mga pinag-uusapan nila dito. Nandito yung mga, mayroon sila ditong binibigay na bonus guys, no, I think. Ayan, so ayan, meron sila ditong binibigay na 3 ASTR token siguro yan. Ayan, meron sila ditong mga ano, mga tournament, ganyan. Thank you LOC team, yan. So namimigay sila dito, puro Tagalog guys, no. Pwede kayo dito magtanong-tanong din. Okay, so guys, kung nagustuhan nyo po itong video natin ngayon, na-share ko sa inyo na bagong Patreon, or hindi na pala siya bago, no? Kung nagustuhan nyo po itong share ko sa inyong video, syempre huwag nyo kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Once again, this is Jay Goodwin. I will see you guys on my next video. Peace out!